Good morning, mga kapatid. Ito na po tayo sa ating verse of the day. Makikita po sa ito po sa Luke. Ito po Luke chapter 14. Luke chapter 14. Ito po, Luke chapter 14, verse 11. So, na English po ito, Tagalog ito. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mapapaba, at ang nagpapakababa ay matataas. So, napakalinaw po dito na kung sino man yung nagpaka mataas ay ibababa, at sino man yung nagpakabababa ay itataas. So tayo po ay minsan po hindi natin mapigilan yung ating sarili na maging mataas, lalo na pa tayo ay galit. Minsan yung iba po is yung mga nasa itaas na, yung may kaya na, akala mo kung sino magsalita, nandidiri sa mga mahihirap, yung mga taong hindi maarte. Yung mga maarte naman, is talagang iba kung magsalita. Yung napakasakit at napaka kala mo ay lahat ng kayamanan dito sa mundo pag nawala ka ay madadala mo, hindi po yun. So tayo po ay maging mahinahon. Andyan na yung yung magsalita na lalo na pagalit, hindi mo control yung sarili mo. Pero kung nasa tabi mo ang Panginoon, nasa puso mo, ay hindi mo magagawa yun. Makukontrol mo ang iyong sarili. Dahil bawat pala salita ay masama sa atin. Mababalik yun sa atin. Kaya kung lagi ka na sa Panginoon, hindi mo masasaktan yung mga taong nagkasala sa iyo o yung mga taong hanggang sa baba lang. At tayo namang nagpakababa, huwag po kayong mag-alala dahil mahaba man ang pasensya at na naging mahinahon palagi, ang Panginoon na yung bahala. Siya ang mag-aangad sa iyo at bibigyan ka ng mga kailangan mo. So, habaan pa yung pasensya natin dahil po is tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. So, ilalagay po tayo. So, maging, yun nga lang po sabi ko, control po tayo sa ating mga salita. Kung ano man nakikita natin, kung ano man yung mga naririnig natin, sa kanila na lang yun. Basta tayo ay naging patas. Hindi na lang natin hayaan na mangyayari yun sa atin buhay. So, maging pakumbaba po tayo lagi. Ito po yung masasabi ko. So, let us pray. O God, Panginoon, maraming salamat po, lalo na sa umagang ito. At yung buhay na pinahiram mo sa amin, Panginoon, ito naman po kami nakikinig sa iyong mga salita.
Lord God, maraming salamat po sa kalusugan, Panginoon, at sa blessing na binigay mo araw-araw. Kami po ay iyong bigyan pa ng mahabang panahon, Panginoon, dito sa mundo. Lord, kami po ay humihingi sa iyo ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami, God. Ano man yung mga kasalanan namin at mga salita, Panginoon, kami po ay patawarin niyo at mapatawad din kami sa aming mga napagsalitaan, Panginoon Jesus. Lord, kami po ay hihingi sa iyo ng buhay pa, Panginoon. Pahiramin po kami ng mahabang panahon. At yung may mga masakit, Panginoon, may sakit, pagalingin niyo na po, Panginoong Jesus. Patawarin niyo ang mga may sala, Panginoon ka. Hingin po namin ng mga lahat ng nakikinig, Panginoon. I-please mo. Ibigay niyo sa kanila, Panginoon, kung ano may yung kahilingan. Lalo na yung mga karamdaman, Panginoon. At hingin po namin ang protection araw-araw, Panginoon. At kung ano man yung mga gusto nila, Panginoon, patawarin na at ibigay niyo po, Panginoon Jesus. Maraming maraming salamat po, God. Ito po ang aming kahilingan at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.